guys, ito yung subject natin sa paglilinis ng brake. Yun. Yan, yan yung brake natin. Dahil maingay siya, lagi natin, kakalasin natin yan. So ngayon, ano mga kailangan natin para linisin ang brake ng KTM bike na to? Ito, number one, itong brake cleaner and parts na kailangan natin ng basic tools. Ito, saka 16-in-1. Cotton and sand pads. So ngayon, simulan na natin ang paglilinis. Guys, ito yung first tools natin, gagamitin natin, ito yung 16-in-1, no? Pang-remove natin dito sa brake. Para at least, masimulan na natin yung first start na pagkakalas. First, ito muna yung ating kakalasin. Basta tatandaan lang natin kung paano natin kinalas at kung ano yung mga inano natin kinalas para hindi tayo malito. Ultimo, kaliit-liit ang parts, eh, matandaan nyo. Okay? Then first step. Medyo matigas kasi first time kong kakalasin itong unit na to. Oh. Ayan, oh. Kitang-kita nyo naman yan. Ha? Sa XT brand, kahit ano naman eh, basta makikita nyo naman yung points niyan, laging dalawa lang naman ang tornilyo niyan eh, no? Yan. Basta kung paano lang natin siya kinalas, doon din natin bubuin yan. Doon lang din natin, yun lang din ang pamamaraan kung paano natin siya may babalik. Para kahit nasan tayo, nasa ibang lugar tayo, malalayo, katulad ngayon, ang mga bike shop, mga napaka-busy. Sobrang busy ng bike shop ngayon. Pipila ka muna bago makapagpagawa. So ngayon, dito kahit mayaman o may kahit mayaman ka, donyo ka sa bahay nyo, wala kang ginagawa. Dito subukan mong gawin ito. May magawa ka naman. Hindi lang puro pagpapadyak ang ginagawa natin. 'Di ba? Kasi dapat talaga kahit anak mayaman ka, eh basta pumapadyak ka, eh dapat gawin mo talagang ano 'yan. Dapat talaga pag pumapadyak, marunong ka rin magkalas. No? Basta tatandaan nyo yan, kamukha nito, laging nakaganyan lang din yan. Ganun lang din naman natin kinalas yan. Tapos, kung nakikita nyo itong pin na to, ito yung i-remove natin na pin. Yan. Remove lang natin yung pin na yan, sabay i-release din natin ito, no? Dito na natin kakailanganin ng ito pa rin, tools pa rin. Kailangan natin baklasin ito. Ngayon, dahil sa nabaklas na natin yan, ipupush lang natin ito. Ito. Push natin para makuha natin yung brake pads. Yan. Ito na yung brake pads. Tandaan lang natin, may polarity yan. May left, merong right. No? Paganyan lang yan. So, ngayon, ito na si brake pads. Ito yung ating lilinisin ngayon. Okay? Guys, ito na yung ating mga brake pads. Ito na yung lilinisin natin. So ngayon, ito yung papel diliha. So ngayon, ito lang naman siya. Since Shimano yung brand natin, ito lang. Lilihain lang natin ng ganyan.
make sure lang na matanggal natin yung mga chemicals na kagaya ng mga oil sa ano na nilalagay natin sa kadena natin or pag nababasa. Ayan o, itsura nyo. Ito yung before and after o. So makikita natin yan kung nalinis siya o hindi, no? Tong isang to lihain na rin natin. Kailangan lang naman natin dito hindi yung sakto lang, yung swabe lang, yung hindi naman yung masyadong halos lumipis na yung ano mo, pads mo. Ito kamukha nito makapal-kapal pa to, kaya pwede pa siya. Ang importante lang natin dito, malinis natin siya, matanggal natin yung contamination. Yung iba ang ginagamit dito pag walang ganito, ito yung brake parts na contact cleaner, yung walang ganito ang ginagamit, alcohol. Pwede din naman. Okay, so ngayon ito, para at least makita natin yung pagkalinis niya talaga, na? Guys, since bukas na rin ito, itong ano naman natin na to, yung brad natin, linisin na rin natin, diba? Para matanggal yung mga ano niya, yung mga grasa-grasa, putik-putik, di ba? Plus yung grasa na pumapalo, yung galing kasi dito sa grasa kadena natin, pag ano, laging pag napaparami yung oil natin, pumapalo din dito yan. Kaya dapat laging nililinis din yan. Etong disc brake natin, kailangan din natin linisin, pwede mong gamitin dito alcohol, no? Yung disc brake natin, dapat huwag yung hahawakan ng kamay to, ha? Kasi ang mga kamay natin may nagpo-produce ng oil yan. Nagpo-produce ng oil. Yung oil na yon, siya naman ang nandi dito eh. Ano mangyayari kapag may oil to? Di ba? Hindi lalo nagiging maganda. Saka sino nagsabi sa akin nun, yung mga matatandang kapadyak din natin na veterano na. No? Ito na. Babalik na natin ngayon yung ating pads sa kanyang pinagmulan. Ano? Okay, ito lang na eh. Simple lang naman. Hindi ka naman maliligaw dito kasi may mga polarity naman siya. Yan. Ganyan lang naman siya. Tapos ialay. Okay. So ngayon, naikabit na natin yung pads dito sa kanyang pinaka-house, no? Ito na ngayon. Iko-connect lang natin yan. Simpleng-simple lang. Ganito lang yan. Diba? Yan. Pag-connect mo na yan, yan na. I-enter na natin yung mga tornilyo natin. Ito. Tatandaan nyo, ha, huwag nyo munang isisigipan. Tulad nito, ito, may bakante pa ako, no? Kasi kinakailangan muna nating i-lining yung brake natin. So, paano natin ilalining yan? Simple lang. Ito, kinakailangan nating i-press. May ige todo, sagad. Yan, no? Sasagad natin yung brake natin, yan. Since sagad na sagad siya, yan. Sagad na sagad, saka natin ilalak. Sagad na sagad. Para ma-sentro natin yung line. Ayan. Makikita nyo from there, ito na siya ngayon. Ibubukan na natin, ha? I-release na natin. Testing na natin.
doon lang. Maganda nang lagyan mo ng bike ah. Yan! Smooth na smooth ang brake.